bukod sa sunog, marang may mga pangyayari pang hindi masyadong maganda. Meron tayong pinadampot, pina-entrap, pinakulong na empleyado ng Office of the Building Official. Dahil humingi po siya ng 15,000 at mukhang hindi niya first time ito gawin. Para sa kaalaman po ng lahat, yung tao pong ito, kaibigan ko. Ako po nagbano sa kanya, ako po nag-recommend sa kanya, maipasok siya sa City Hall. Pero pinapatunayan natin, pinapakita po natin sa lahat na walang kaibigan dito. Pag may ginawa kang krimen, pasensya na, 4 years ko na po winawarningan ng mga empleyado natin mula sa lahat lang, lalo na client facing natin. 4 years na naman ako nagsasabi na talagang maghihigpit tayo, hindi naman siya yung una din na na-entrap at napakulong. Pero kumbaga, tama na. Huwag po ninyong kalimutan, hindi po ako normal na mayor. Hindi politika ang tinitingnan ko. Ang tinitingnan ko, but hindi rin ako interesado sa mga achievements ko, ganyan. Hindi ako masyadong concerned dyan. Ako, naniniwala ako, gawin ko ang trabaho ko araw-araw. Darating yun yung mga achievements na yan. Darating yun, pero hindi ko yun iniintindi. Ang goal ko lang, at kaya ako tumakbo bilang mayor, at kaya ako naging mayor, at kaya ako tumakbo ulit ng second term para mayor, dahil ang pangarap ko, ang goal ko dito, ay pagkatapos ng term ko, kung maka 3 terms man ako, bahala na ang Diyos, pero pagkatapos ko bilang mayor, mas maayos ang iiwan kong LGU. Mas mahirap nang maging korap. At tandaan doon natin, ito yung lagi natin sinasabi, tayo hindi tayo bara-bara kumikilos. Meron tayong, ika nga, political science student ako, ika nga, may theory of change tayo, na gusto natin, unti-unti natin baguhin ang hindi lang LGU, kundi kultura natin bilang mga Pasigueño at bilang mga Pilipino ang binabago natin dito. Yung korupsyon, sa totoo, kahit palitan mo ang mayor, kahit maayos, konsehala at yan, ang totoo po niyan, naisa kultura na po, nasa kultura po natin yung mga korupsyon na yan. Ayun nga, lagi kong ginagamit na example, pag nagsasalita ako sa mga paaralan, sa mga school, mga pamantasan, lagi kong ginagamit na example, pag nagmamaneho ka, pinara ka ng traffic enforcer, ano una mo maiisip? Ayaw mo man aminin o hindi, pero gawin mo man o hindi, sana hindi natin ginagawa, no? Pero gawin mo man o hindi, papasok sa isip mo eh. Abutan ko na lang kaya yung enforcer para hindi ako tikitan. Totoo yun, aminin natin o hindi. Pero bakit ganun? Kasi na-institutionalize, na-isa kultura po yun sa atin sa Pilipinas. Kailangan aminin natin. Ang first step para ayusin ang isang problema, aminin na nandun yung problema, i-acknowledge yung problema, at i-address yung problema. Walang problema na naayos na nagbubulag-bulagan tayo. At yung korupsyon sa pamahalaan, aminin din natin, hindi yan maayos sa loob ng isang taon, sa loob ng 4 na taon, sa loob ng 9 na taon. Generational po yan. Pero sana, habang tayo po ay dumadaan sa mundong ito, dumadaan sa lokal na pamahalaan ito, gawin natin yung part natin para may urong ng konti yung kultura natin. Yung hindi magagandang kalakaran, may urong lang natin ng konti. Success na po yun para sa atin. At sa mga kawani po natin na gumagawa pa rin ng mga kalokohan, ako proud ako sa ating lokal na pamahalaan. Kasi totoo naman na kahit i-acknowledge natin o hindi, ang totoo po niyan, yung mga lumang kalakaran na hindi maganda, yung mga corrupt practices, karamihan naman po talaga ay tumigil na. Karamihan sa mga empleyado natin ay aligned dun sa mga prinsipyo natin ng mabuting pamamahala. Meron tayong mga example. Sa bawat example natin na may humingi, may tumanggap ng lagay, sa totoo niyan, CPDO natin, kahit naman mga Office of the Building Official staff natin na iba, ang dami ko na rin narinig ng kwento na inalok sila, inabutan sila, tinanggihan nila. Ang dami na rin yung kwento. May mga empleyado tayo na pag sinabing no contact policy talaga yung pinapatupad. Kaya proud ako sa ating mga kawani. Siguro karamihan, ganun na po ang ginagawa. Pero may ilan pa rin. At, bukod po dun sa nahuli nung nakaraang linggo na tumanggap. Actually, 10,000 na lang yung tinanggap niya. Ano? Nakipagtawaran pa eh. 15,000 yung una niyang hiningi. Tinanggap niya, para kakapalit daw ng pirma ng Office of the Building Official. So, nahuli siya. Tinanggap niya yung 10,000. Hindi ko lang alam kung itutuloy ng complainant. Pero siguro naman, the fact na na-aresto siya, napakulong ng ilang sandali, siguro malaking ano na yun sa kanya. Ano? Reminder po sa ating lahat.
At meron po tayong ongoing case ngayon sa ating OGS at motor pool. Dahil meron pong kababalaghan na nangyari sa isang sasakyan natin, dalawang sasakyan natin. Hindi ko na muna papangalanan at na-endorse na naman po natin yan sa legal, no, attorney, na-endorse na po natin sa legal. Pakiusap lang sa legal, bilisan natin ng konti kasi kailangan ma-dispose na natin yung mga taong ito. Tingnan natin kung uubra yung criminal case, kung hindi naman, basta mawala na sila sa City Hall. Sawang-sawa na tayo sa mga ganito kasi nababahiran yung pangalan natin eh. Maayos ng ginagawa natin, 99% sa empleyado natin, maayos ang ginagawa. Kahit yung mga medyo gumagawa nung araw, tumigil na rin karamihan. Pero yun nga, may makukulit pa rin eh. Yung mga taga-OGS na yan, tsaka yung taga-motor pool. Halatang halata naman. Kaya, ano natin, hindi kayo. Kayo nga yung mga tumulong sa atin para ayusin to, di ba? Galit sila. Oy, wala kaming ginagawa, ha? Hindi kayo. Hindi ko nga muna papangalanan. Pero ang punto lang natin, ano, at ito, nandito naman sila eh. Nandito naman sila. Kaya sabihin ko na, mag-cooperate na kayo sa investigasyon, baka hindi kayo makulong ng napakatagal na panahon. Titingnan natin yan bilang mitigating circumstance, ika nga, ng mga abogado. At baka pwede mag-compromise. Ibig sabihin, sige, aminin nyo na lahat, i-presenta nyo sa amin lahat ng ebidensya, sige, hanggang admin case na lang. Pero kung magmamatigas kayo, pagtatakpan ninyo yung mga ginawa ninyo, dederecho ko hanggang criminal. Kasi halatang halata. Halatang halata yung ginawa ninyo. Para sa kaalaman ng lahat, ha, ang ginawa po nila, merong kasing binilit, may tayo tayong binilit. Para alam nila na alam ko. Kasi ako tahimik lang. Pero pag tahimik lang ako, doon kayo matakot. Kasi inaalam ko talaga. Meron tayong sasakyan na binili. Kaso ang problema, nung na-award na yung kontrata, ay obsolete na yung sasakyan. Wala nang available. So, nag-propose yung ilang tao sa end user natin na mag-change order na lang. Ang katakataka, dun sa request for change order, walang pirma nung pinaka-department head nila. So, dun pa lang, medyo red flag na yun. Tiningnan namin, hindi pwedeng i-change order yan. Kasi ibang item na yan eh. Kung may konting pagbabago lang sa specs, pwede tayo mag-change order. Pero kung ibang sasakyan na siya, bawal po yun. Alam niyo naman yan. Tatagal na kayo sa gobyerno, alam niyo, bawal po yun. Violation yun ng 9184. Hindi pwede yun. Ang nangyari pala, na-deliver na yung sasakyan, na tinanggap na yung sasakyan, nakapanganan na sa city government yung sasakyan. Hindi ko pa napipirmahan. Walang approval yung change order. Paano nakarating dyan sa sasakyan? Nag-imbestiga kami. Binili nila yung sasakyan gamit ang sarili nilang pera. Magkano yun, CA? Sabihin natin, 600,000. More. Kung dalawa yun, so nasa more than 1 million pesos. Gumastos sila ng sarili nilang pera, binili nila sa dealership, finacilitate nila yung pag-deliver dito, wala pang, hindi pa na-change, hindi pa na-approve yun, hindi pa na-change order. O ngayon, umiiyak yung, siyempre, paano babayaran yung supplier, ano yung agreement nila sa supplier? Halatang halata naman. Ano, so, again, dun sa mga taong gumawa nito, yung isa, yung one syllable, yung first name, hindi naman sa parang mag-blind item, ano, pero siyempre, due process tayo. Itong tao na to, sa totoo, hindi ito yung first time na iniimbestigahan siya. Nakaswerte lang siya noong unang dalawang beses kasi umatras yung complainant. Pero ngayon, matibay-tibay yung ebidensya natin. Kahit umatras pa yung complainant, kahit kausapin pa nila yung supplier o contractor, kahit kausapin pa nila, kahit mapa-atras pa nila yun, wala na buo na yung ebidensya namin. Eh. So, mag-cooperate kayo, compromise tayo hanggang admin case lang ipa-file ko. Pero kung hindi, sige, hanggang criminal. Bisitahin ko kayo pag nakulong kayo. Anyway, yun yung hindi masyadong maganda. Again, karamihan sa inyo, hindi kailangan marinig yun. Pasensya na. Nagustuhan nyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo
aka insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.